Hello mga kapopcorn! Welcome back sa ating channel kung saan hinahatid natin ang mga mabilisang recap ng mga piling movies. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at mag-comment. Shoutout pala sa mga maligalig nating mga subscriber na sina Felix Joy Diaries at si Sean Ray Razona Play. Maraming salamat sa pagtangkilik mga kapopcorn! Sa panahon ng eclipse noong 1957, palihim na pumasok ang isang pari sa isang simbahan na may bagong silang nasanggol na may kakaibang marka sa kaliwang dibdib. Inihiga ng pari ang umiiyak na sanggol sa altar bago siya magsimulang magdasal. Sa sandaling matapos ang pari sa pagdarasal, inilabas niya ang isang punyal at itinaas ito laban sa sanggol na tinutukoy ang sanggol bilang isang masamang binhi. Sa sandaling iyon, dumating ang militya sa simbahan, inutusan ang pari na ihulog ang kanyang sandata. Umapela ang pari sa militya na sinasabing hindi nila naiintindihan ang kanyang ginagawa. Ang mga sundalo ay walang pagpipilian kundi ang barilin ang pari at iligtas ang sanggol pagkatapos. Makalipas ang 30 taon pagkatapos ng insidente, isang undercover na pari at exorcist na nagpakilalang si Padre Marek ay bumaba sa bus sa isang nakakatakot na highway. Kumuha siya ng mapa at humihitit ng sigarilyo bago dumating sa isang simbahan. Si Marek ay tinanggap ng isang monghe na nagngangalang Prior Andrzej. Habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Marek sa kusang pagsali sa kanila. Lumingon-lingon si Marek sa loob ng simbahan, kung saan nakita niya ang ilang pari. Ipinaliwanag ng The Prior kay Marek na ang simbahan, ay sa katunayan ay isang sanatorium, isang lugar kung saan dinadala ang mga taong nasa ilalim ng impluensya ng Diablo, upang pagalingin. Bukod pa rito, tinutukoy din ng mga pari sa loob ng sanatorium ang kanilang sarili bilang mga monghe sa loob ng isang kapatiran, at magkasamang nakatira sa loob ng pasilidad. Ipinakilala ng The Prior si Marek kay Brother Dawid, na kilala bilang Resident Jack of All Trades sa sanatorium. Nagkikita silang tatlo sa loob ng isang isolated storage area. Nag-aalok si Dawid kay Marek ng rosary beads, ngunit magalang na tumanggi si Marek at iginiit na nagdala siya ng sarili niyang rosaryo. Inoorient nila si Marek sa mga karaniwang pamamaraan sa sanatorium, habang si Dawid ay nagpapatuloy sa pag-inspeksyon sa maleta ni Marek. Kinumpiska ni Dawid ang mga sigarilyo ni Marek bago ihatid ng Prior si Marek sa kanyang kwarto. Walang kuryente o telepono sa paligid ng quarters, ngunit pinapaginhawa ng Prior si Marek na magiging comfortable siya sa kanyang pananatili. Pagkatapos ng kanyang huling mga paalala, ang Prior ay umalis kaagad at si Marek ay tumira sa loob ng kanyang silid. Nang magpalit si Marek ng kanyang damit at ipakita ang kanyang dibdib, isang pamilyar na hindi pangkaraniwang peklat ang nagpapakita na nagpapahiwatig na siya ay ang parehong sanggol mula sa insidente ng pamamaril 30 taon na ang nakalilipas. Binuksan niya ang kanyang maleta at ipinakita ang isang nakatagong compartment na naglalaman ng pistol, flashlight, at iba pang mga bagay na hindi pinapayagan sa loob ng lugar. Naglabas din si Marek ng isang pirasong papel bago isara ang kanyang maleta. Inilantad ang isang maliit na artikulo sa pahayagan tungkol sa isang nawawalang babae. Tumunog ang kampana sa sandaling iyon na tinatawag ang lahat ng monghe na magtipon sa dining area. Pinangunahan ng Prior ang panalangin bago magsimulang kumain ang mga pari ng kanilang hapunan. Tinitigan ni Marek ang mangkok ng pagkain na nagtatanong dahil sa hindi pangkaraniwang lasa, amoy nito. Sinulyapan niya ang iba pang mga pari na tila kumakain ng maayos, kaya kumakain siya ng kakaibang hitsura ng pagkain. Pagkatapos ng hapunan, ipinagpatuloy ni Marek ang paglilibot sa sanatorium. Nakatagpo siya ng iba't ibang silid na naglalaman ng iba pang mga individual na sinasabing may nagmamay-ari. Sa loob ng isang silid, natitisod siya sa isang babae at isang pari sa loob. Saglit na tinitigan ni Marek ang babae bago ito bumalik sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay naliligo siya. Gayunpaman, sa pagitan, hindi napansin ni Marek na ang krusipiho sa kanyang silid ay banayad na dumagundong. Kinabukasan, nag-organisa ang Prior ng isang sesyon ng exorcism sa sanatorium. Pumasok si Marek sa isang silid na puno ng mga nakasinding kandila, kasama ang iba pang mga monghe. Sa loob, natuklasan niya na ito ang babaeng nakita niya dati sa loob ng isang silid. Nakatitig siya sa kisam habang nakatali sa kama habang nagkukumpulan ang mga monghe sa sulok. Si Padre Piotr, ang pangalawang pinuno ni Prior Andrzej, at gayon din ang kanyang Vice Prior, ay naghahanda upang itala ang exorcism mula sa kabilang panig ng silid. Bago nila simulan ang ritual, pinaginhawa ni Prior Andrzej ang babae, na sinasabi sa kanya, na gagaling siya sa pamamagitan ng kanilang tulong. Saksi si Marek kung paano isinagawa ang exorcism, habang winisikan ng Prior ang babae ng holy water. Ang banal na tubig ay nagpapangiwi sa babae, habang ang Prior ay nagpapatuloy sa banal na panalangin. Ipinagpatuloy niya ang panalangin sa Latin, at ang iba pang mga monghe ay sumusunod sa kanyang pamumuno, habang ang babae ay dahan-dahang gumagalaw sa kama. Habang tumitindi ang pagdarasal, ang babae ay mabangis na bumangon mula sa kama at umungol sa Prior. Ang kama ay nanginginig ng matindi habang siya ay patuloy na humahagulgol, nanginginig na galit na galit.
Ang prior ay may hawak na krus laban sa babae, ngunit siya ay sumisigaw at ang krusipiho ay nagliyab. Pagkatapos ng exorcism, bumalik si Marek sa kanyang kwarto para maghugas ng mukha. Tumitig siya sa salamin saglit bago ito nabasag sa pagkakahawak niya, dahilan para nanlamig siya sa gulat. Maya-maya pa, misteryosong bumukas ang pinto sa kanyang wardrobe na may mahinang ungol. Umalis si Marek sa kanyang kwarto at naglakad sa pasilyo ng pasilidad. Nadiskubre niya ang isang misteryosong pinto sa sulok ng hallway at nilapitan niya ito. Nang papasok na siya sa mahiwagang silid, kumarap sa kanya si David. Sinabi ni David kay Marek na hindi siya makakapasok sa silid maliban kung imbitahan siya ng prior, kaya masunuring umalis si Marek sa pinto. Sa oras ng hapunan, patuloy na kinakain ng mga monghe ang kakaibang lasa, ngunit hindi ito matunaw ni Marek. Nasusuka siya pagkabalik niya sa kwarto niya. Nakaramdam ng agarang pananakit si Marek mula sa kanyang panga, dahilan upang mabunot niya ang kanyang ngipin. Kapag tinitingnan niya ang kanyang ngipin, ito ay bumuka, na nagpapakita ng isang umuugong na langaw. Napasinghap siya at sinipat ang bibig sa harap ng basag na salamin. Kinagabihan, bumalik si Marek sa harap ng misteryosong silid. Bumunot siya ng maliit na metal mula sa krus ng kanyang rosaryo at pinulot ang kandado. Ang lock ay nag-click na bumukas at pumasok siya sa silid. Naipinahayag na ang prior's office. Tahimik na tumitingin si Marek sa mga istante, hanggang sa napadpad siya sa isang maliit na butas sa isang painting. Hinawakan niya ang pagpipinta, at hindi nagtagal ay kumatok ang dingding, na nagpapakita ng isang nakatagong silid sa likod ng pagpipinta. Nakahanap si Marek ng maliit na storage, na naglalaman ng ilang cassette tape at telebisyon. Nagpatugtog siya ng tape, na ipinapakita ang recorded video ng babaeng na exorcise dati. Pagkatapos ay umalis siya sa opisina ng prior at bumalik sa silid kung saan naganap ang exorcism. Nanatili si Marek sa paligid ng silid, kung saan nakahanap siya ng mekanismo na kumokontrol sa kama at isang makina ang gumagawa ng hangin sa loob. Hinawakan din niya ang crucifix na ginamit at natuklasan ang isang lighter sa likod nito na nagpasimula ng apoy nito. Napagtanto ni Marek na itinanghal ang exorcism na nasaksihan niya kanina. Bumalik siya sa kanyang kwarto, na nalilito, at kinuha ang krusipiho sa kanyang dingding, pinananatiling nakatago ito sa loob ng kabinet. Tinipon ng prior ang mga monghe para sa isa pang pulong ng panalangin sa susunod na araw. Tinawag niya si Marek sa harap ng plataporma para pangunahan ang kanilang penitential act. Nag-aalangan na humakbang si Marek sa harapan at pinangunahan ang panalangin. Ang prior ay nagsasabi sa kanya na bigkasin ang panalangin sa Latin, at siya ay humihinto habang binibigkas ang mga random na Latin na salita. Pinutol ni naunang Andre si Marek habang inutusan niya si Padre Piotr na sa halip ay kunin ang penitential act. Habang kumakain ng kanilang hapunan, hindi inaasahang napasok ni Marek ang mga hibla ng buhok mula sa isa pang mangkok ng kakaibang hitsura ng pagkain. Otomatiko siyang napabuntong hininga at umuubo sa gitna ng kanyang pagkain. Nagmamadaling isubo ang pagkain. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, sumulyap siya sa kanyang tagiliran at nalaman na ang krusipiho ay nakasabit pabalik sa kanyang dingding. Nakaramdam ng panganib at pagkabalisa, pagkatapos ay binuksan ni Marek ang kanyang maleta at inilabas ang pistol bago ito inilagay sa kanyang bulsa. Sinunog din niya ang artikulo sa pahayagan tungkol sa nawawalang babae. Naglalakad si Marek sa mga bulwagan at nagpakawala ng galit na buntong hininga, hindi maintindihan ang mga kakaibang pangyayari sa loob ng sanatorium. Pilit niyang hinihila ang mga nakakadena na tarangkahan upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya, bago niya masilayan ang ilang monghe na naghuhukay ng libingan gamit ang kabaong sa labas ng sanatorium. Bumalik si Marek sa kanya-kanyang silid upang tingnan ang babaeng may nagmamay-ari na nakita niya kanina, ngunit nakitang walang laman ang silid. Si Padre Piotr, ang vice prior, ay lumilitaw sa likod ni Marek at pinapanood siya sa silid. Hinihiling niya ang kanyang presensya sa simbahan, habang naghihintay sa kanya sa kumpisalan. Pumasok sila sa confessional, kung saan lihim na nag-uusap ang dalawa. Binalaan ni Piotr si Marek na binabantayan ng ibang mga pari ang bawat hakbang niya, at mapanganib para sa kanya na magpatuloy sa paggalugad sa sanatorium. Ibinunyag sa kanya ni Marek na hindi siya pari o exorcist, kundi isang opisyal ng Citizens Militia na nagtago upang imbestigahan ang mga nawawalang babae sa kanilang lugar. Ito ay sa pamamagitan ng isang hindi kilalang tip na si Marek ay ipinadala sa disguise sa sanatorium, matapos malaman na ang mga nawawalang babae ay ipinadala sa lugar. Ipinaliwanag pa niya na hindi maaaring magpatakbo ng normal na imbestigasyon ang militia sa sanatorium dahil sa insidente ng pamamaril sa isang pari 30 taon na ang nakararaan. Bilang tugon, inihayag ni Piotr kay Marek na ang mga pag-aari at exorcism ay talagang itinanghal upang makakuha ng atensyon at budget mula sa Vatican. Iniwan ni Piotr si Marek na may huling babala bago umalis sa kumpisalan. Maya-maya, bumalik si Marek sa kanyang silid at tumingin sa paligid para sa anumang pagbabantay. Itinabi niya ang isang aparador at nakakita ng isang butas na may lumalabas na maitim na likido. Hinawakan ni Marek ang likido at dahan-dahang ipinasok ang kanyang kamay sa butas. Natuklasan ng isang kakaibang aparato na ginawa gamit ang isang eyeball at isang maliit na buto.
Sa sandaling iyon, siya ay bumuntong hininga at nauwi sa pagdura ng maitim na likido sa kanyang sahig. Napasulyap siya sa sahig nang tumindi ang hugong, habang mas maraming langaw ang lumabas mula sa maitim na likidong isinuka niya. Saglit na pinagmamasdan ni Marek ang pinto, hanggang sa lumingon siya at nakita niya ang hallucination ng kanyang mukha na nabasa ng hindi kilalang maitim na likido. Habang lumalalim ang gabi, pumuslit siya para hanapin ang exorcised na babae. Lumabas siya sa sementeryo at naghuhukay sa libingan kanina. Gayunpaman, natuklasan ni Marek na walang laman ang kabaong. Maya-maya lang, lumabas si Padre David sa likod niya at tinakpan ang kanyang ulo ng tela. Nang magising si Marek sa kanyang silid, napagtanto niyang nakatali siya sa kanyang kama. Lahat ng kanyang mga gamit, kasama ang kanyang pistola, ay natuklasan ng mga mongge. Pinagmamasdan siya ni David habang nakikipaglaban siya sa mga lubid, bago pumasok ang prior sa kanyang silid na may dalang apat na bahagi ng karne. Ipinahayag ng the prior ang kanyang pagkabigo kay Marek para sa kanilang nabigong pakikipagtulungan. Bago sila magpatuloy sa pwersahang pagpapakain sa kanya ng apat na bahagi ng karne. Napabuntong hininga si Marek at nawala ng malay habang kumakain. Nagising siya mamaya ng gabing iyon at napansin niyang nakatulog na si David. Sa isang iglap, kinalas niya ang kanyang sarili mula sa mga lubid at sinamantala ang pagkakataong makatakas. Maya-maya ay nagising si David at nahuli siya sa akto, na humantong sa dalawa na makipagbuno. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, itinapon ni Marek si David sa lupa at pinatay siya. Bago umalis sa kanyang quarters, napansin ni Marek ang mga mangkok na ginamit kanina para sa kanyang karne. Pumunta siya sa kusina para matuto pa tungkol sa kakaibang lasa ng pagkain na ipinapakain sa kanila. Sa loob, nadiskubre niya ang isang freezer na naglalaman ng mga disfigure na katawan ng mga babaeng hinahanap niya. Hindi nagtagal ay nalaman ni Marek na siya at ang mga mongge ay kumakain ng mga organo ng mga babae sa lahat ng oras na ito. Nabangga niya si Piotr sa kusina na hinahanap siya at pareho silang natigilan sa nakita. Lalong naging determinado si Marek na tumaka sa sanatorium, ngunit tinawag siya ni Piotr sa isang sinaunang aklatan. Inilabas ni Piotr ang isang sinaunang aklat at naghahayag ng isang ritual tungkol sa The Chosen One. Sinabi niya na ang The Chosen One ay ipinanganak sa panahon ng eclipse at kailangang patayin kaagad gamit ang isang punyal. Kung hindi siya papatayin pagkatapos ng kapanganakan, lalamunin ng pinili ang pitong makasalanan at iinom ang dugo ng isang inosente. Sa sandaling makumpleto ang ritual, ang pinili ay magiging isang demonyo at magdadala sa katapusan ng mundo. Ipinagpalagay ni Piotr na si Marek ang pinili at ang nauna at ang iba pang mga mongge ay kinukumpleto ang ritual. Ipinahayag na si Prior Andrzej at ang mga mongge ay mga pari na sumasamba kay Satanas at nagtatrabaho sa pagpapatawag ng Diablo. Habang sinusuri ni Marek ang mga pahina, nakita niya ang isang imahe na kapareho ng hitsura ng peklat sa kanyang kaliwang dibdib. Sa kabila nito, tinanggihan niya ang kwento dahil sa hindi paniniwala at nagplano silang dalawa na tumaka sa sanatorium. Nag-aalok si Piotr ng isang plano at binanggit ang isang nakatagong daanan na humahantong sa labas ng monasteryo na nag-aanyaya kay Marek na tumakas kasama niya. Sa pagtatangkang makuha ang kanyang tiwala, ipinakita rin ni Piotr kay Marek ang mga peklat na natamo niya matapos umanong subukang tumakas mula sa sanatorium. Sa huli, nagtiwala si Marek kay Piotr at hinahayaan siyang manguna. Ipinakilala niya si Marek sa isang maliit na lagusan at silang dalawa ay gumagapang ng malalim sa isang kuweba. Bigla silang nakarinig ng ingay mula sa likuran at maya-maya ay na-corner si Marek ng dalawang mongge na nagpatigil sa kanya sa proseso. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo kay Piotr, napagtanto na ang lahat ng ito ay isang pain bago siya mawalan ng malay ng mga mongge. Nagising si Marek nang makitang nakapaligid sa kanya ang mga mongge ng simbahan. Muli siyang iginapos at itinali sa isang haliging kahoy, habang ang prior at ang mga mongge ng simbahan ay nagtitipon sa kanilang pulang balabal. Inihayag ng naunang Andrzej kay Marek na sinadya niyang dinala siya sa sanatorium, at ang ilang hindi kilalang tip na nakuha ni Marek ay talagang nagmula sa kanya. Humihingi ng paumanhin ang the prior kay Marek para sa panlilinlang, ngunit nilinaw din niya na lahat ng ginawa nila ay may mabuting intensyon. Ang dating Andrzej at ang kanilang kapatiran ng mga monghe sa simbahan ay naniniwala na ang Diyos at ang Diablo ay magkatabi na may pagkakaunawaan. Ipinaliwanag pa niya kay Marek na hindi ang Diablo kundi ang mga tao ang masama, at sila naman ay karapat-dapat na parusahan sa mahabang panahon. Naniniwala rin ang mga monghe ng simbahan na mayroong gateway sa impyerno sa malapit na balon na humahantong sa kanila na magtayo ng sanatorium sa nasabing lokasyon. Ang buong kapatiran ay naghintay ng 800 taon bago umiral si Marek, ang pinili. Kapag natapos na ang ritual, lalabas ang Diablo mula sa balon at papasok sa katawan ni Marek. Sa lalong madaling panahon pagkatapos, ang mga monghe ng simbahan ay nagpapatuloy upang kumpletuhin ang ritual sa pamamagitan ng pagkuha ng huling kinakailangan na siyang dugo ng isang inosente. Dinala nila ang babaeng na exorcise noon, pinaluhod ito kay Marek. Titig na titig si Marek sa babaeng matagal na niyang hinahanap, sinusubukang pigilan ang pari sa pagpatay sa kanya.
Walang awang nilaslas ng pari ang lalamunan ng babae, at iniipon ang umaagos na dugo mula sa kanya. Pagkatapos, hinihigop nilang lahat ang dugo ng babae mula sa isang mangkok bago siya itapon. Sa huli, inabot ng the prior ang mangkok sa bibig ni Marek at pinipilit siyang gawin iyon habang siya ay bumubulong. Ang prior ay nangunguna sa isa pang panalangin, habang ang mga monghe ng simbahan ay bumibigkas ng isang awit upang tumawag sa Diablo. Ngunit pagkatapos bigkasin ang kanilang mga awit at makumpleto ang ritual, walang nangyari. Mahinang tumango si Marek habang sinusuri ni Prior Andrzeji si Piotr kung may napalampas silang hakbang sa ritual. Sinusuri ni Piotr ang sinaunang aklat ngunit nabigo siyang makahanap ng anumang karagdagang tagubilin na dapat gawin. Patuloy ang pag-iisip ng dalawa at pag-alala kung paano nila ginawa ang ritual. Nang napagtanto nila na nabigo ang ritual, nagalit si Piotr at banayad na sinisisi ang prior. Bilang tugon sa iba pang mga monghe ng simbahan, inamin ni Piotr na mayroong pagkakamali sa kanilang bahagi. Inutusan niya silang bumalik sa kanilang quarters at magkita kinabukasan na parang walang nangyari. Nag-aalala ang mga miyembro kay Marek sa pag-aakalang darating ang militya na hahanapin siya sa lalong madaling panahon. Hinarap ni Piotr si Marek at humingi ng tawad sa kanya bago niya ito sinaksak ng punyal. Tinitigan niya si Marek hanggang sa mawalan siya ng malay bago siya pakawalan ng mga monghe ng simbahan. Pagkatapos ay kinalagkad nila si Marek patungo sa balon at itinapon sa loob. Nang maglaon, iniinom ng prior ang kanyang kawalang kasiyahan sa nabigong ritual habang humihitit ng sigarilyo. Nagpalipas siya ng gabi, habang nilulunod ang kanyang pagkabigo sa alak, hindi napansin na ang cross sa kanyang silid ay nabaligtad. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Piotr sa kanyang silid at nakita siyang nasayang. Mukhang tinutulungan niya ang prior na humiga sa kanyang kama, gayunpaman, hinawakan ni Piotr ang isang unan at itinulak ito sa mukha ng prior na ikinasakal niya. Ang prior ay nabulunan at nagpatuloy sa pagpupumiglas, ngunit mahigpit na hinawakan ni Piotr ang unan na ikinamatay niya. Nang sumunod na araw, sinunog ng mga monghe ng simbahan ang mga disfigure na katawan ng mga babae, nang biglang tinawag sila ni Piotr upang magtipon sa silid ng prior. Ipinakita niya sa mga monghe ng simbahan ang bangkay ng prior, habang nagkukunwaring nagdadalamhati sa kanyang pagpanaw. Ang mga responsibilidad ng prior ay ibinibigay na ngayon kay Piotr. Samantala, si Marek ay nabuhay ng magising sa ilalim ng balon. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa balon na napapalibutan ng mga buto, bago nagsimulang manginig ng marahas ang kanyang katawan. Sa loob ng sanatorium, binibigkas ni Piotr at ng mga monghe ng simbahan ang isang panalangin para sa kaluluwa ni Prior Andrzej. Sa gitna ng pagdarasal, nanginginig si Piotr habang nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sentido. Bigla niyang binitawan ang sinaunang aklat dahil hindi na siya makapagsalita o makagalaw sa sarili niyang kagustuhan. Ang mga monghe ng simbahan ay nakatingin kay Piotr sa pagkalito habang siya ay patuloy na bumubuntong hininga. Dahan-dahan siyang bumangon sa himpapawid habang ang kanyang mga braso ay pilit na inilatag ng pahalang na ginagaya ang pose ng krusipiho. Sa sandaling iyon, sumisigaw si Piotr sa matinding paghihirap habang ang kanyang katawan ay naglaho sa isang napakalaking grupo ng mga naghuhumindig na langaw. Habang ang mga langaw ay boss, isang demonyo na kilala bilang ang sabbatical goat, ay lumabas mula sa likod ng altar. Sa kalaunan ay ipinahayag na ang buong ritual ay hindi isang nabigong pagtatangka dahil matagumpay nilang napatawag ang demonyo at ang demonyo ay nakapasok sa sanatorium. Ang walang mukha na demonyong kambing ay tumitingin sa mga monghe ng simbahan at sumisigaw ng malakas. Na ikinagulat nila. Tinangka nilang tumakbo palabas ng sanatorium ngunit natigilan sila ng demonyo. Ang mga monghe ng simbahan ay nag-freeze doon habang ang estatwa ni Jesus sa altar ay dahan-dahang lumiliko patungo sa demonyo. Nilingon ito ang rebulto ni Jesus at ginagaya ang pose ng krusipiho. Kasabay nito, ang mga monghe ng simbahan ay lumulutang sa kanilang mga pwesto at napipilitang tumayo ng pabaligtad kasunod ng isang baligtad na krus. Sa lalong madaling panahon, ang bawat tao sa loob ng sanatorium ay tumatagal pagkatapos ng baligtad na krus. Sa labas ng sanatorium, unti-unting nabubuhay ang mga patay na bulaklak at puno. Ipinahihiwatig nito na ang mga patay ay bubuhayin habang ang mga buhay ay kaagad na mamamatay. Sa huli, patuloy na pinapalakas ng demonyo ang presensya nito sa loob ng sanatorium. Sa loob ng ilang minuto, ang kisam ng sanatorium ay nasira sa kalahati. Bumukas ang langit at sinundan ng dumadagundong na kulog na nagpapahiwatig kung paano bumalik ang kasamaan sa Earth na may bagong kaayusan sa mundo.